of part 3. So pagkatapos kay D1, tirahin naman natin si D2. Okay? So basing sa ating diagram, si D2 ay 2006, si D1 ay 2007. Sabay na natin yung dalawa since they are very similar. Okay? So yan ang pulo si D1. At kidlat lang natin si D2, 2007. Okay? So unahin natin si D2. So pagtitingnan natin, ito yung IP address ng D2. So let's do it. Config key, hostname D2 for formality, enable secret pass para masanay, no? Wag script. No login console. Oops, sorry. Medyo nagmadali ako. Now, yung mga line. Oy. Mali. Okay. Post line, DPY. 0 to 4 to eh. Pwede ka mag-arot na lang. Surpass. Login. Exec. Okay. Now, yung mga interface. Ang una natin gagawin, ito. Yung E1, what's this? E11. /30 yan. Now, to check, pwede mong iping. Do ping 10, 1, 4, 10. Nasagot. At saka yung sa tapat niya, you know, yung 9. Oh, see? Buhay yung 9. So, good na to, ah. Next, buhay natin itong tatlong to. Okay? Let's go. Int VLAN 10. IP add 10, 2, 1, 2. 255, 255, 255, 252. At no shot, just to be sure. Pasok tayo ng 8 bilang 20. At siya ay puro 2. Ording dito. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, puro 2. No shot. Okay, last. Yung bilang 200. IP add 192.168. 1.130. Yan po ay slash 25. So, 128. No shot. Just to be sure. Tapos, check natin. And we're done. Okay? So, nagawa ko na in advance yung D1. So, hindi na kailangan. O, si A1 na lang. Tsaka si A2. Isa lang naman ang IP niyan. Madali na yan. Okay? So, check natin anong port si A1, si A2. Siya si 2003, tsaka si 2004. Not a problem. 2003. 2004. Enable, pass, dating gawi. Just for formality. Okay. Tapos yung line console, 0. Yan, alam nyo na yung gagawin. Tapos yung line BTY, 0 to 4. Yan, yung gagawin dyan, right? So, game. Int VLAN 200. No shot. IP add. Ito, 131. 92.168.1.131.255.255.255.128. Enter. Done. Good. Okay, so
check natin kung napiping na niya yan. A2 naman, A2 naman. So, kunin mo lang yan. Kung medyo nagmamadali ka, yung mahaba yun. Enable. Pass. Diretso na tayo sa IP. Since we don't have much time. Okay? Maubos yung video. Ulit-ulit lang naman eh. Paste natin yan. So, ito 131. Ito 132, right? So, wawaguhin mo yan. No shot, to be sure. O, ngayon, test na natin. Ang unang ipiping niya, sarili niya. Lusot. Tapos, yung partner niya, si A1. Wait lang tayo. Lusot. Tapos, yung isa pa, si 130. Lusot. At si 129. Good job. Now, buhay na natin si P1, si P2. So, pindutin natin yung kidlat. 2001, P1, P2. Done? So, anong gagawin po natin dyan? Walang IP address yan, oh. So, magbubuhay tayo ng DHCP server. Okay? So, ito yung ating gagawin. So, task 2. Okay, give IP address to P1 and P2 via DHCP. On D1 and D2 using load balance. Hindi na natin nagawa sa klase yan kasi we didn't have time. Advanced topic na to. Pero anyway, dito, pwede na tayo mag-script ng konti. Okay, so gawa tayo ng D1. Config T IP DHCP excluded dash address. Yung hindi natin pamimigay, bilang 10 muna, no? Bilang 10. Ito, yan. 10, 2, 1, 1. Hindi natin pamimigay. Si D1, lagay natin ha, si D1. D1 will give .101 hanggang .199 kasi 1 yung simula. So ang i-exclude natin sa kanya .200 hanggang 1.254. Yan ang hindi natin ipamimigay na IP para mapuwersahan siyang ibigay yan. Nagigets nyo? Okay, then gawa pa tayo ng IP, DHCP pool, ang pangalan niyan bilang 10. So, tulad ng turo natin kanina, network 10, 2, 1, 0, tapos 255.255.255.0, default dash router, 10, 2, 1, 1. Siya yun, ha? Siya yun. Okay? So, pwede kang maglagay ng DNS server, just to be sure. Tawag dito, domain dash name, Rivan IT, para kompleto. DNS dash server, 8888. Pwede nang ano option option 150 IP kahit ano na lang 1111, no? Just use any number. Okay? Yan yung para kay D1. Now, para kay D2 naman, para kay D2, since 2 yung simula niya, ang ibibigay niyang IP .200 hanggang .249. Okay? So, paano natin gagawin yan? Kukunin lang natin ito. Lagay natin dito sa baba. Okay? So, wag siyang mamimigay ng hanggang 1 hanggang 199. Hindi niya pamimigay yan. So, pwersado siya magbigay ng 200 plus. Got it? Baguhin lang natin yung default router kasi dapat ang default router dito siya eh. Ayan, no? Yung 2 yung dulo kasi nga tayo kay D2. Are we clear? So, yan ang gagawin po natin kay D2. Kay A1 naman, since ano po tayo dito, no? Wala pang bilang 10, no? We can assume na wala pa. Magtap tayo ng bilang 10 dyan. Bigla natin ang assignment. Name, home, VLAN, November 6. O, yan, diba? So, maglagay tayo ng exit door. Just to be sure na meron tayong ganun. Eh, since it's gonna be both of them, nag-enter natin yung sa baba.
Got it? So, lagay na po natin to kay D1. Ando na. Lagay to kay D2. Let's go. Okay, done. Now, kung nagkaroon ng error na config dito, okay lang yun kasi meron ng config dito eh. Parang nalilito siya. Okay? So, next task po natin, si A1 and A2, task 3. No? Tulad na nag-discussion niyo. Si A1 at saka si A2, ang trabaho niyan, hingi, bilan, and lipat port. Right? So, kay A1, check po natin kung buhay si A1. So, bilan brief. Ayun yung home bilan ng November 6. Pwedeng magamit. So, bilan brief. Meron din dyan. So, gawin na natin yung command kay A1. Config T. Interface E00. Switch port. Access mode. Access. Kasi po, may computer na nakakabit dyan. Switch port. Access. Bilan 10. Okay. And natin. Do show. Bilan brief. To verify. Gets. So, lagay natin dito sa A2. 10. So, lagay na natin sa dalawa, ha? A1. Good. A2. Good. Now, let's test. Si P1 at saka si P2. Ready? Sorry, P1 muna. Config T in E00. IP address DHCP. No shot. Do show IP in print. Para mas mabilis, pipe exclude unassigned. Okay. So, ito, 10. Got it? So, lagay po natin dyan. Konti na lang po to. Bear with me. At ito. So, kung tama lahat ng ginawa natin, in a few minutes, dapat may IP na si P1. Wala pa? Yun, meron. So, ang nakuha niya 200, ibig sabihin ang nagbigay sa kanya si D2. Okay? O, check natin si P1. Si P2 pala, I'm sorry. So, siya 201. So, yung dalawang IP nila, ang nagbigay si D2. Kasi nga, 200 yung simula eh. Okay? So, matetesting natin yung load balancing ganito. So, ang gagawin po natin is this one. Papasok tayo sa int VLAN 10. Kasi yun yung namimigay na. Papatayin po natin kay D2 ah. Kay D2 ah. Pagkapatay natin doon, punta tayo kay P1, hingi ulit tayo ng IP address. IP address DHCP. Punta ulit tayo kay sa kabila, IP address DHCP. Mag-wait lang tayo. Since patay na yung tagabigay ng 200, dapat 100 plus na yan. Kung tama yung ating ano settings, no? Wow! 5 ang nabigay sa kanya. I think I may have made a little mistake. 6. Okay. Analyze natin. Anong katangahan ang nagawa ko? Check natin to. Ayun. I know. Magmali ko. Sorry ah. May katangahan ako na nangyari. Ito kasi kulang. Press enter lang ako. At least natututo tayo mag-troubleshooting. Nakalimutan kung wag ibigay ang 1 hanggang... Yeah, you guess it right. 1 hanggang 100. Ako. So, magsusolid tayo ng IP. Clear IP DHCP binding asterisk. Para babawiin niya lahat ng binigay na IP. So, balik tayo rito. Hingi tayo bago.
Ito rin. Okay? Tayin lang natin. Check. Good. 101 102. Perfect. Punta tayo kay D1. Config di tayo. Papasok po tayo sa VLAN 10. Papatayin natin yon para hindi na siya mamigay. Pupunta tayo kay D2. Ito ang bubuhayin natin. So, dapat itong dalawang to, iba na uli ang IP address, 200 plus na. Yan yung sinasabi kong DHCP load balancing. Isa sa mga important real world skills that you should acquire in day 1. Check natin. 200 uli. Perfect. Okay? So, anong mangyayari pag patahin ko rin to dahil sira ulo ako? Pag ginawa mo yan, wala na silang makukuha ang IP kasi wala ng provider. Patay si ano, patay rin yung kabila. See? No IP. Alright? So, gawin po natin yan at i-post nyo sa chat group kung gumana. Thank you!